gusto ko nakapunta ko sa Manila kasi nandito na ang anak ko. Hindi ko matitis yung magkikita. Kasi, akala may namagandang work na meron ito sa Manila. Ang dumi ng anak namin. Ilan po yun? Anak namin si Binten. Yung nabuhay na 4 na kilason. Pumupatay. Di ba, nandito yung kanina yung isa? Yung kanina minata lumabos. Masaka yung isa lumabos doon. Yung isa lang yung damdaman. Yung babae yung pumapasok sa trabaho. Galing po kayo sa... Mindanao. Mindanao. Matanawin. Tatali mo kami ng panayan. Maes. Ano, wala kami nalipatan sa mga bahay kapin pa. Wala ko pa ikang panang bahay. Dito na ko sa Ilog. Oo, may ako ng mga kawi-kawi, yung mga pulong. Yan, ginagawa na asawa ko ng bahay. Di mo pinakatira. Ano, yung dati kami dumating rito, mangupra kami ng mga herba, ipagtitigot sa mga kaniki. Kasi nung nakaranay, di ba ako tumano, ang lakalakas ako pa. Ngayon, nakatigil ako magtitindo. Yan, ang mamurot ako din ng plastic para yan ang trabaho ko ngayon. Nung nakarana, magtitindo ko ng ano yung ban. Sa mga ipin, sa mga palengke, hindi na lang. Ngayon, hindi na. Makakuha ko ng imibita ko pang buong ng anak ko ang mag-aralan siya lang. Kunting naman ang mga ano po, plastic ko, sinasakong mga po. Isang sako, may akalagi-lagi ng isang sako, 30 na lang. Oo, kalagura ka, 30, hindi ako magsiluan. 30 isang sako. Talks about the harmony, living in harmony of different species. Including, of course, the humans who are present in the area, up to the simplest forms or lowest forms of organisms. Philippines being 70% agriculture and arable lands, marami tayong diverse life, not just in the marine, but also in land and in air. Ang biodiversity sa Pilipinas, sa ngayon, ay medyo hindi maganda ang nagiging takbo dahil na dun sa paglaki ng populasyon, hindi tamang paggamit ng ating kalikasan.
deny that the Pasig River is contaminated or polluted. Mm-hmm. This is due to several factors. There are squatters in the area, and there are also, as what they say, the Pasig River is a dead river. Matagal na kasi noon natumira kami dito na sa 1988 sa Buanganag ko. Tapos ang nabubuhay bali 8, dalawang nawala. Most of the rural people think meron silang employment, meron silang ikabubuhay dito sa Manila. Pero hindi eh. It's ironic eh. Mas marami tayong kabuhayan sa mga provinces. Sa Mindanao, nagtatanim kami ng palay, mais, mani, ganun. In informal communities, the cost of living is cheaper. These are the people who are also from the provinces. And they didn't quite live far from what they were experiencing in the provinces. Yung mga probinsya nag-migrate dito sa Manila, and then nakita nila una yung mga esteros na doon sila sa gilid-gilid o doon sa mga under the bridges, doon sila nagsisettle. Pero kung meron tayong mga police enforcers na the moment pa lang naglalagay sila doon ng mga shanties nila, the moment pa lang na ginagawa nila yun, then ni-enforce na natin na hindi kayo pwedeng magtayo dito. Ang dumi-dumi talaga yung mga gamit-gamit ninyo. Ano ba ito? Liubrang nanay ni sa inyo. Ang asako lang talaga ng pipila. Kumari lang dyan sa lasa, palengke. Binibenta yung sandan. May tubukadong 30 o kaya 40. Mga anak ko naman, namamasada sila. Sidecar. Nahirap pa kami. Pero wala kami magawa eh. Nandiyan yan at saka isa pa, anong gagawin mo kung nahihirapan ka, alam mo na mamalimos ka. Siyempre, kung isang mahirap, mahirap talaga magbuhay na ganyang karami. To the degradation of our public people. Not because of their presence, but because of how they treat the Pasig River. They are now treating the Pasig River as their area for throwing their waste. Generations and generations of thinking, of the mentality na yung basura is kahit saan pwede sa walang disiplina. Pasig River may be one of the sources of diseases, illnesses, and of course, for our environment, this is a destruction. They're the ones who's causing the problem. Mm-mm. And they can also be the solution to the problem. One of our concerns, as I suggest, is to, of course, educate these individuals. We educate the people by posing them the hazards of living
dun sa mga labor workers. Yeah, yung what we call information and education campaign. We start off with the bare minimums. Then with their aid, they help us out in educating their constituents. And we talk to them, we set up meetings, and we even have river warriors. We are the volunteer group of Kapit, community-based volunteer group. Kasi it's their environment, it's their place, it's their area, so they should be the ones who protect it. Pero before doing that, before leaving the community, we train them, we educate them, and yung finality nun is to be able to pass laws, yung barangay resolutions. But if you have to punish it, somebody, dapat meron talaga, regardless of whoever it is. With that, they will be motivated or encouraged to participate in some organizations restoring the Pasig River. This will help those squatters, you know, preventing diseases. Mabubuhay yung mga river natin. So, yun, number one yun, educating the people. At the same time, we relocate. After educating them, tinuturo namin sila doon sa mga relocation areas. And then, once na nakita naman nila na maganda yung paglilipatan sa kanila, napapapayag namin sila without resistance, meaning zero resistance. Kada linggo, dinilinisan niya ng mga bata, mga binata dito, mga lalaki, pag may oras. Kasi talagang interesado kami, ayan na, ayaw namin makakaalis dito. Kasi dito namin nabubuhay ang mga anak namin. Kahit ganito pa rin ang squatter, manakagbagay na ito sa amin. Mahiningi namin sana sa gobyerno, natulungan kami na manatili dito sa squatter na ito. Cannot tell them to get out of the area. No? Some of those individuals living are not really squatters anymore. Challenge kasi doon is, ito na, matagal na sila dito. No? Tira. Like, dun sa Estero, di pa ako ngayon kami. 5 decades na siyang nakatira doon. Tapos nilipat namin sa Kalawan. Oh, hinap kami doon, no? Maganda doon, magtatanim ako ulit ng mga panay, ang kamay. Kahit mga gulay, magbibigta ako, pera lang. Oh, sa Kalawang, ano, hindi ko alam anong maganda buhay doon.